So, magandang umaga, mga ka-sitmeris, karekta, mga ka-dyano po natin. Hello, hello, magandang umaga po. Especially sa mga taga-OFW na laging nandyan, na nagsusupport sa ating channel. Siyempre, hindi lang sa Sitmeris Vlog, Tekram Channel, kay Jana Channel, at sa iba pa po. Maraming salamat. Ayan, eto na naman po ang probinsya dito sa likod ng bahay nila Brian. Excuse me po. Ngayon pong araw ay Thursday. So kahapon, kararating lang po namin galing po sa Subic. At yun, pagkadating ko ay may message si Brian na bad news. Sabi niya bad news. Ayoko sanang open kasi parang malulungkot ako ano yung bad news. Kaya lang kailangan ko rin na harapin kung ano po yung bad news. Yung pala ay nalubog yung kanyang palayan. Yung kay Tita Telma daw niya po ay hindi naman. At kay Tita Cesar, ayon, yung sa kanya ay nalubog. You know, hindi naman po yung sa kanya lang, pati yung mga katabi niya, ayun yung nakikita yung puti. At saka sa kabila, siguro dito mas mataas. Mataas yung banda dito. Yun ay medyo ay mababaw or malalim ba? Ganon. Pero natuwa naman ako sa kanyang, sa aming conversation message. Una kasi yung bad news, lumubog daw ang kanyang bukid. Siyempre, kinabukasan lang po yung pagkasabog niyang binhi, at kinabukasan ay doon po wala umulan na malakas. Kukwento ko lang yung ano, yung conversation po namin. Yun, sabi niya ay bad news about po sa kanyang bukid. Sabi ko, paano yan, uulit ng binhe, bibili ba? Kasi na last time nang bumili kami ng binhe, sabi ko kung ano yung gastos niya doon sa kanyang bukid, ako po ang magbabayad. Una ayaw niya, sabi ko hindi pwede. Buti na lang pala, sinabi ko na yun, kung hindi mas lalo siya malulungkot nung syempre naglabas siya ng ano, diba, tapos nabaha ang kanyang bukid. So very ano naman yun, napaka lungkot sa kanyang puso. Ito yung pinaka ano, sabi ko okay ka lang ba, sabi ko sa message. Syempre alam ko naman malungkot siya. Tapos kaninang umaga 7:30 nag-message siya, bibili daw siya ng water pump yata yon. Siguro pag masyadong baha, i-water pump na lang niya yung mga tubig para maiwasan yung talagang lulubog. So sabi ko sige, pupunta rin ako ng palengke, mamamalengke din ako, at para ipagluto ng sinigang si Alex natin. Syempre di ko pa rin siya nakikita. Siguro natutulog pa rin. Si Eric nasa loob pa rin. Sila dyan, ayun, nakita ko at kasama si Tito Cesar. Kasi di ko pa rin nakikita.